So magandang buhay mga kapatid. Nandito kami sa St. Vital Park. Kabiglaan lang ng yaya. It's already around, I think it's 5 o'clock in the afternoon. At medyo malamig ngayon. It's negative 7. Ah, sorry. Positive 7 pala. Pero yung wind chill nila yung medyo malamig. So, first time namin dito sa St. Vital Park. Napag-tripa lang namin na bisitahin to. Ayun nga. Medyo maraming tao ngayon. Kaso sa sobrang laki ng park na to, kung mahilig ka dito, kung mahilig mo mag-trail, yung trip mo lang yung maglakad-lakad, karamihan sa mga park is malaki yung trail nila. Kung malawak yung trail nila. So, mahaba o malawak, whatever. So, yan yung part ng St. Vital. Doon tayo nakapark lab. Gusto lang daw niya mag-walk. So, ayun. Maglalakad-lakad lang kami. And, kagaya rin sa Abu Dhabi, one of the, kung trip mo yung mga park. So, most popular dito sa mga kina-aaliwan o kina yung most machine nag-spend sila ng time dito sa park. So, dito sila more dinadala nila yung mga pets nila. So, mahilig sila dito mag-alaga ng aso. Bonding time sa family. And may mga dito rin nila sineselebrate yung mga simple celebration like birthdays. So, yun. So bago namin tapos itong vlog, may nag-message lang sa amin at nagtanong, may mga katanungan sila. Wait lang. Okay, may mga katanungan kasi dito. Isa sa subscriber rin po namin si Miss Glenn, si Mr. Glenn for Delisa. So galing silang Dubai rin. So marami na rin silang ini-inquire sa amin. But may pinanood nila yung mga previous vlogs namin. So may mga tanungan siya about kung ano po ang mga requirements or documents na kailangan ipakita sa Canada Immigration upon arrival. Okay, so pag na-receive niyo yung ano, yung COPR, yung tinatawag na COPR, yung super mahabang form, yan na yung ano, yung yan na talagang pinaka masasabi niyo talagang go na kayo dito sa Canada. Nandun lahat ng instructions. So definitely yun, kailangan niyo yun, yung COPR, of course, yung passport niyo na may tatak na visa. Tsaka i-declare niyo lahat as per documents, yun lang ang kailangan niyo ipakita. Yung ano, tsaka make sure yung COPR tsaka yung passport, and make sure na alam nyo yung pick kayong sumagot, saan kayo titira, anong address. Oh, dapat alam nyo yung address kung saan kayo lalapag, saan kayo titira upon yung staying. Say for example, if titira kayo sa relatives nyo, dapat alam nyo yung kumpletong address kasi tatanungin yan sa inyo. Tapos, make sure na i-declare nyo lahat ng anong merong dala kayo. If magdadala kayo ng cash, yung proof of funds nyo, idadalhin nyo in a cold cash, that is okay. As long as i-declare nyo. Okay. And also, nung nagpadala po kayo ng cash on hand, may limit po ba na kailang i-declare o dalhin sa Canada? Ayun, sinagot ko na. So, sa amin, nakalagay kasi yan siya sa custom or kahit i-google nyo na dapat with pag more than 10,000 Canadian dollars, kailangan i-declare.
So, i-declare nyo siya, walang kaso. Kung ang dala nyo is 40K, that's fine, or more than that, that is okay, as long as i-declare nyo. Kasi pag hindi nyo i-declare, tapos maano kayo, that would be ano, punishable, or yan pa yung mitsa, yes, ng ano. And make sure kung anong nakalagay sa COPR nyo. Ang COPR kasi is yan ang nakalagay dyan kung anong, kung sino ang mga dependents mo, anong, kung ano, kung anong dineclare nyo sa immigration na pupunta kayo sa Canada. So kasi may kaso kasi na hindi niya dineclare na may anak pala siya sa pagka binata. So nung tinanong siya, meron ka pa bang ibang dependents na dadalhin? Sabi niya, oo, meron akong anak sa pagka binata, so dadalhin ko siya later on. So ayun, ano siya, deny siya ng ano, silang lahat, uwi ng Pilipinas. Apply ulit. Kasi kailangan kasi honest ka, sinabi mo lahat sa ano, in the first place, sinabi mo lahat sa number 3, yung child benefits o yung natatanggap namin, mm-hmm, pabay, immediately it will start once you arrive in Canada with permanent residence. Yes, ano siya, pagdating mo dito, ang una nyong aasikasuhin, mag-open ang bank account at asikasuhin yung ano, yung child tax benefit. May fill upan kayong form, i-google nyo lang or itanong nyo sa relatives nyo, sa mga kilala, paano, or sa ano nga yung ano, yung pupunta lang kayo sa Canada Service Canada. Service Canada. Ayan. So yan ang una nyo, kukuha kayo ng TIN, dapat may TIN muna, yung tax identification, hindi pala SIN, social insurance number. Yan yung parang ano, tax identification number dito, yung SIN. So, yun ang una yung gagawin talaga as a new immigrant. Apply ng SIN, social insurance number, mag-open ng bank account. Yan. And then, asikasuhin nyo yung, ano, yung child tax benefit. And then, retroactive mo siyang, kumbaga, from the time that you landed, yan, babayaran ka niyan. So, kahit mag-receive mo siya after 3 months or 4 months, no worries, kasi retroactive siya. Ibig sabihin, babayaran ka niya from the time na dumating kayo dito. Okay. So, perfect. So, yung the last question niya is, okay, pagkakuha po ba ng theory test and nakapasa, you can skip the proceed to G plus license, which is for the final road test. And magkano pang overall magagastos sa pagkuha ng license including the driving lessons? Maraming po salamat sa sasagot. Hindi ko maintindihan yung ano mo bro, pero pagkakuha ng theory test, you can skip proceed to G plus, skip and proceed to G plus license. Okay, ganito na lang kasi G7. Dito kasi magkakaiba yung procedure, kung baka sinasabi mo itong mga G plus is about, narinig ko ito sa parting sa ibang province like Toronto, Vancouver, iba kasi yung procedure nila. Dito kasi sa Winnipeg is, ang procedure niyan is, once na nadirito kayo and complete yung requirements mo, na ipapasa mo like certificate, and no apprehension letter from the LTO kung galing kang Pilipinas, yun ang isasubmit mo sa MPI. And by the way, pwede mo siyang isubmit after 3 months kasi pagdating na pagdating mo dito, allowed ka pang mag-drive for 3 months regardless kung anong lisensya mo. Then after 3 months, kung gusto mong bago mapaso yung 3 months mo and gusto mo na agad mag kumuha ng exam, which is the theory exam, hindi mo siya pwedeng skip kasi number 1 procedure yun. Better to take agad yung theory kasi ang problema kasi dito, because of the pandemic, mahirap kumuha ng schedule. Now, once na nakapasa ka sa theory, and then you can proceed to tatanungin ka dun sa MPI kung gusto mo nang agad kumuha ng schedule. Ang lisensya, ang as like a permanent license, like a beginner's license na tinatawag nila, it costs $65. Then the pagkuha ng road test, it costs I think, if I'm not mistaken, is $30. Okay? So babayaran mo na 'yon
And then, pag nakapasa ka, and then, that's good. Pero kapag bumagsak ka, it costs again another $30. Dito sa Winnipeg, you're allowed to fail four times. And then the fifth time, bumagsak ka uli, and then the fifth time na magano ka, bago kumuha ng road test, kailangan kang dumaan sa driving class or driving lessons. Now, tinatanong mo kung magkano yung driving instructor dito. Dito sa Winnipeg, based on my personal experience, is $80, 1.5 hour. Merong iba't iba kasi, yun yung pag Pilipino, I don't know sa mga ibang lahi, pero maraming Pilipino na driving instructor dito. So, depende, may mga package kasi sila. Ako kasi, yung kumuha na ako ng driving instructor is, the last time is, nagbayad ako $80. Kasama na yung 1 hour before ng road test mo. So, yun ang ginawa ko, $80. Kasi, 45 minutes na magre-refresh ka lang ng mga tamang pagdadrive, and then the remaining hours ay yung mismong road test mo, na yun ang gagamitin mo ring sasakyan, kung yung sasakyan ng driving instructor mo. Yun po. So, sana po naman naliwanagan po kayo sa aming mga sagot. And kung may mga katanungan pa po kayo, don't hesitate to message us in our official Facebook page or mag-comment lang kayo sa aming YouTube channel. So, muli po, magkita-kita muli po tayo sa aming susunod na mga vlog. Mag-ingat po kayo palagi, and God bless.